Hey, what's up guys? Today, tuturuan ko kayo kung paano tumugtog ng gitara. So, kung meron kayong mga gitara dyan sa bahay na hindi nyo ginagamit pero gusto nyo matuto mag-gitara, panoorin nyo lang tong video na to. I will demonstrate to you how to play a guitar. So, una sa lahat, you have to know kung ano ang mga parts ng gitara. So, check this picture out. I will flash it on your screen. So, ang pinaka-importanting part ng gitara na dapat nyo malaman ay itong mga to. So, una, dapat alam nyo itong tuning keys ng guitar. Kasi dito kayo mag-tune kasama nito mga nut. Pipihitin nyo yan. Pasensya na masyadong madumi. Hindi ko pa nagugupit yung mga string. So, itong kasama nito mga nut, dito kayo mag-tune ng inyong gitara. So, next is itong fretboard kasama ng neck. Dito kayo tutugtog, syempre. Pero dapat memorize nyo or ma-familiarize nyo yung numbering ng fretboards. And then, as you may know, ang gitara merong 6 strings. May ibang gitara na umaabot pa ng 7, may 8. Minsan meron pang gitar na 12 string. So, ang gamit natin ngayon is just an ordinary guitar. So, 6 strings lang siya. Next, we have wala ako dito net nung sasabihin ko next. So, the sound hole. So, sa inyo dyan na may mga acoustic guitar, mapapansin nyo na meron kayong may bilog na malaki dito na palagi na uhulugan ng pick sa loob. Yun yung tinatawag na sound hole. So, importanteng malaman nyo to kasi dyan nakabase yung sound ng pagtugtog nyo. Now, for example, nag-strum kayo malapit sa sound hole at nag-strum kayo malayo sa sound hole. So, kung para sa akin, dito ako babase sa pickups. So, I have a 2 pickups here. Dalawa yan. Ito. Ayan. So, magkaiba sila ng sound kapag dito ako nag-strum at dito. So, for example, nag-strum ako dito malapit sa pinaka-bridge niya. Ayan. So, medyo matining yung sound niya kung narinig yun na maayos dyan. Pero dito sa akin, matining yung sound. Pero pag nag-strum ako dito banda sa gitna, mas nagkakaroon siya ng texture, mas nagiging malalim yung sound niya. So, ganun din sa inyo dyan na may mga acoustic guitar sa bahay, importante na dapat malaman nyo kung saan kayo mag-i-strum. Kung saan ang prefer yung sound, dun kayo mag-strum. Kung malapit ba sa sound hole or malayo sa sound hole. Okay? Now, let's move sa frets. Okay. So, ang guitar, ang ordinary guitar, umabot siya ng almost 21 fret. So, andun nagre-range ang mga ordinary guitars. So, here with me, I'm using a Les Paul. So, meron siyang 15, 17, 19, 21, 22, 22 to 23 frets. So, importante rin na malaman niyo yung limits ng frets ng guitar nyo. So, kung halimbawa nagbabasa kayo ng tabs sa internet, mapapansin nyo na hindi lahat ng mga tabs doon ay kaya ng gitara nyo. Alright? Now, let's learn the chords. Ito na. Meron tayong tinatawag na cage system sa basic guitar playing. Ano yung cage system? So, it's an acronym that stands for the chords C, A, G, E, D. So, all those chords are major chords. For your information pala, meron tayong dalawang basic chords sa guitar. We have the major chord, we have the minor chord. So, the major, sabi ng iba, or nakararami, is a happy chord. Kasi pag nag-play kayo ng major chord, masayahin siya. Okay? And then when you play a minor chord, medyo malungkot. Medyo dramatic. Minsan nakakatakot, nakakahunting siya. So, all the negative thoughts pwedeng sumama sa minor. Let's go back with the cage chords. Okay, so before everything, gusto kong malaman nyo kung ano yung tamang naming or tamang letters ng strings ng gitara. So, meron siyang 6 na strings. Ito mga to. Ayan. May kanya-kanyang name yan. Hindi nyo pwedeng ibahin kung ano yung dapat na tuning na nakalagay sa bawat string. So, ang numbering ng string ng gitara ay nagsisimula sa baba. Yes. Sa baba siya nagsisimula. The first string, yung pinakamatining, or itong pinakamanipis na to. Sa baba, okay?
And then the second, third, fourth, fifth, sixth packet siya. So again, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Naming, magsisimula tayo sa E, ang pinaka-highest string, ang pinaka-matining, ang pinaka-mataas na sound sa guitar. Okay? So we're going to start with the highest, which is the E. The next one is the B. Next is G. Next is D. Next A. And the last, yung pinakamakapal na string ay yung E. Okay? So, ito yung tinatawag natin standard tuning. So, kung meron kayong mga tuner dyan sa bahay or sa Android phone ninyo, yun yung standard tuning. From the highest string, itong pinakamataas, going to the lowest, accordingly, E, A, D, G, B, E. Okay? Doon kayo babase kung paano kayo mag-tune ng gitara nyo. Again, that's the standard tuning. Kasi meron tayong tinatawag na drop D, may open D, meron tayong tinatawag na open G tuning. Pero, very unusual na yun. So, kung fan kayo ni Sung Ha Jung, yung bata na sumikat before, na magaling mag-fingerstyle sa guitar, gumagamit siya ng various ways of tuning, kasama na yung mga sinabi ko kanina. Okay? Now, let's go back dun sa chords. So, the first chord na pag-aaral natin ay ang C. Okay? I will flash a chord sa screen nyo para makita nyo ng close up kung ano ba talaga yung notes na tatamaan ng string ng C chord, C major chord. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, the 5th string on the fret, 3rd fret. Okay? And then we have the middle finger on the 2nd fret na nasa 4th string. And then we have the C or the index finger na nasa B string, 1st fret. So, ito yung C chord natin. Okay? So, that's the C chord. And then we have the A major chord. This one, mag-asunod lang sila from starting from string number 2, 2nd fret, 2nd fret. Sa 2nd string, sa 3rd and sa 4th. Okay? Again, 2nd string, 3rd string, 4th string. Which sa 2nd fret. That is your A major chord. Next, we have the G. Ito yung pinaka-basic sa lahat. Mas madaling matutunan. You have the ring finger on your 3rd fret ng 1st string. And then you have the index finger on the 2nd fret ng 5th string. And then the middle finger on the 3rd fret of the 6th string, the G string. Pwede nyo siyang palitan with the pinky. Ipalit nyo siya sa place nung ring finger nyo. So, pwede nyo siyang palit na ganyan. Mapabakanti nga lang si ring finger. So, pwede nyo siyang alin dito sa dalawa, ang pang-play dito sa 3rd fret ng 1st string. Okay? And then we have the E. This one. Ayan. So, the E string consists of tatlong daliri ulit. So, halos lahat ng chords na pag-aaralan natin ay gagamit tayo ng 3 fingers. Okay? So, we have the 1, 2, 3. Yan. Okay? So, sa E string naman, we have to place your middle finger on the 3rd string, 1st fret. This one. And then, the pinky finger on the 2nd fret ng 4th string. This one. And then, the ring finger on the 2nd fret ng 5th string. So, that's your E major chord. Again, this, this, and this. Next, we have the D. Lastly, the D major chord. So, ang D major chord, ganito siya. Now, to put it on your perspective, I put my index finger on the 2nd fret of the 3rd string. Ito yung 3rd string. Yan. So, 1. And then,
the middle finger on the second fret ng first string, so that leaves them a gap in between, na miss out nila to. So dyan papasok si ring finger on the third fret ng second string. So that is your D major chord. Ayan, hindi mo pakita na maayos. Okay? So again, we have the C string. Sorry. Again, we have the C major chord here. We have the A major chord here. We have the G chord here. We have the E major chord. And the D major chord. Okay? So those are the cage chords ng guitar. Lahat yan ang pinakamadaling chords na pwede nyo malaman sa guitar. Yeah. Next, I want you to memorize this musical alphabets na ilalatag ko dito sa screen. Charan! Importanteng ma-memorize nyo yan lahat kasi pagdadaanan natin yan sa buong course na to. But for now, tuturuan ko muna kayo about the cage and as well as the other alphabet. Hindi kasama yung mga sharps and flats, pero bibigyan ko na kayo ng hint kung paano siya nag-work. Okay? So we have two types of bar chords. So ang bar chords, in layman's term, ito yung mga nakaipit-ipit. Okay? Sa guitar. Pag may mga nakita yung nag-gitara, nag-iipit sila. Ang tawag doon, bar chords. Bar means, ito, naka-bar siya. Okay? May naka-bar itong string na ipi-play nyo. And then, paano siya nag-work? May dalawang klase tayo ng bar chords. The one on the upper, this one. The one on the lower part, ayan. Okay? Kita nyo ba yan? Yan. So, paano siya nag-work? Going back from the cage chord, babalik tayo dun sa letters E and A. Sila yung pinaka-root ng bar chords. So, paano siya nag-work? Always reserve your pinky finger while playing those chords. How? Huwag nyo na siyang gagamitin. Let's go back sa A. Yan. Huwag nyo gagamitin ganito. Kasi if you're going to switch from a bar chord, kailangan nyo gamitin to. So, it will be hard to switch. Okay? And then, yeah. Going back, A. And then the next letter na ipinamemorize ko sa inyo is A sharp or B flat, which is this one. So imagine that there's a fret or there's a kapo na nakabara sa pag-adjust nyo ng chord. So nag-move tong A, pataas ng kalahati, and then there should be a bar here. Just to transpose. So parang nag-work siya like a kapo. Pataas lang siya na pataas. One fret at a time. So, doon na nag-vary yung musical alphabet natin. So, starting from A, and then we have the A sharp, or B flat, and then the B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, and A sa 12th fret. Okay? So, this will be like the toll gate, kumbaga. Ito yung pinaka-checkpoint ng lahat ng strings sa guitar. And then we have the upper part ng bar chord na nagsisimula sa E. Again, reserve your pinky finger. Kasi pag ginamit nyo siyang ganyan and then yung mag-a-adjust kayo, hindi nyo siya magagamit na kasi nakapinto na siya sa third string nyo. Okay, so reserve this. Gamitin nyo yung middle finger in place of the index. Okay? So, starting from E, again, mag-musical alphabet tayo, adjust one fret higher, and then bar your index finger. That will be F chord, F major chord. And then adjust nyo lang siya kalahati ng kalahati. I mean, one fret at a time. And then you have from F, F sharp, kalahati ulit, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. Okay? So, it's pretty basic. Kailangan nyo lang matuto na gamitin nyo tong finger na to pang ipit sa buong fretboard. Okay? At sanayin nyo lang sarili nyo
every time and maglaan kayo ng oras para mag-practice para mas madali nyo makuha itong tinuturo sa inyo dito. Okay, so again, the cage chords, going back to C, A, G, E, and D. And then the bar chords, pinamemorize ko sa inyong charan, ayan. E, F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. Sa baba naman, starting from A, A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, and A. Okay? So, yun yung mga bar chords. Use your thumb dito sa likod to support yung force pag pag gumagamit kayo ng bar chord. Kasi may hirapan kayo mag-adjust kasi ipitin siyang ganyan. Okay? So, use the strength of your thumb to push at mag-compress yung power nyo sa gitna. Okay? So, sorry to cut the tutorial here, guys. Meron pa tayong sequel nito. May mga susunod pang episode. And then, palalim tayo ng palalim dun sa tutorial. Alright? I'll see you guys in my next video. By the way, the next episode will be about learning the piano naman in the easiest way possible. So, see you guys. Don't forget to hit like, subscribe to this channel for more tutorials and music trivias about Filipino artists as well as other topics. So, yeah. Bye, guys!